So ayan, welcome back po. Sa video pong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkakabit ng concealed hinges at kung ano-anong tools ba ang kailangan sa pagkakabit ng concealed hinges. So tara po, simulan na natin. So ayun, bago po sa inyo pakita kung paano ang pagkakabit ng concealed hinges, papakita ko po muna sa inyo yung 3 types or tatlong klase ng concealed hinges. Ito po yung una, yung C1 kung tawagin, or full overlay or full overlap na hinge. Kung mapapansin nyo po, itong part na to, yan yung part na yan, medyo naka lubog po siya. Ayan, ito po ang ating full overlay or C1. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano ang gamit ng full overlay. Tapos meron po dito yung C2 kung tawagin, or half overlay, half overlap. Kung mapapansin nyo po dito sa C2, ito pong umbok na to, itong part na to ay nakaumbok naman siya. Ayan, medyo nakaumbok po siya ng konti. Ayan. Papakita ko rin po sa inyo mamaya kung anong purpose nito or anong gamit ng half overlay pagdating sa cabinet. And then, the last po ay itong ating inset or C3. Inset. Ayan. Ito po, makikita niyo po yung part na to na medyo malaki na po yung umbok niya. Ayan. Ayan. Ayan po. Tapos yan, papakita ko rin po sa inyo mamaya kung paano ito ginagamit or anong gamit. Yun. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo yung mga tools na kailangan natin pagdating sa pagkakabit ng concealed hinges. So, kailangan po natin is itong ating cordless drill, skwala, screw, Phillips screw. Ito pong ating concealed hinge jig. Kung tawagin, concealed hinge jig. Ayan. Meron po siyang pambutas dito. Ayan. Pwede naman po kahit halimbawa sa mga magsisimulang mag DIY or maggawa na magkabit ng concealed hinge. Pwede naman po kahit walang ganito. Mano-mano po halimbawa, susukatin mo lang po siya. Ang sukat po niya ay siguro layo sa gilid. Ang ginagawa ko po nung una ay 2.5 cm sa gilid ng pagkakabitan ng pagbubutasan. Kung wala pong ganito, mayroon naman pong nabibili na ganito po. Yan. Ikakabit po siya sa drill. Inakabit po siya sa drill. Yan. Ito po, isa pang kailangan natin, yung drill. Tapos, kailangan po natin ng clamps para sa pang-ipit nito. So, ayan. Tara po, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkakabit ng concealed hinge. So, ayan. Sa pagkakabit po ng concealed hinge, sa pagbubutas ng kanyang pagkakabitan, ilalagay lang po natin siya dito. Ibabala lang natin siya sa drill. Make sure po na dapat mahigit ito kasi baka po matanggal, baka aksidente pa. So ayan. Tapos kung halimbawa po ito yung gagawin nating pinto. So ayan. Dito lang po natin siya ilalagay. May guide po yan dito sa ilalim. Dito po yung magiging pinakang gilid ng plywood. Tapos yan. Tapos dito po sa number, ang sukat po niya, layo po niya simula dito, ay may number po yan dito. Ayan. 3 inches. Ayan. 3 inches po yan.
Tapos ika-clamp lang po natin siya. Tapos yun, i-drill na po natin. So ayan po, no? Ang kagandahan po ng may concealed hinge jig, yung lalim po nung talim niya, naka-fix na siya. Kumbaga hindi ka na po magtatantya. Baka mapalalim or mapababaw yung pag wala po tayong ganito. Pero hindi po ibig sabihin na required na talaga siya. Pwede lang po tayong magbutas ng ganito basta meron po tayong bit. Ayan. Kumbaga doon na lang po tayo magtatantya. Yun nga lang po kagandahan nito, pag marami po tayong gagawin, mabilis na lang po, papatong na lang po natin itong jig natin. Tapos ganoon din po sa kabila. Ayan. Same process din lang po siya. Ganoon lang din po. Ganoon din po, may 3 inches po siya dito. Dito lang din po yung gilid. So ayun, ganoon. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo yung pagkakabit ng concealed hinge sa gagawin nating pinto. Meron po tayong ginawa dito na parang mini cabinet. Dito ko po ipapakita sa inyo kung paano ginagamit yung half overlay, full overlay, tsaka yung inset kung tawagin. So ayun, sa pagkakabit po ng hinge, lalapat lang po natin siya dito. Ayan. Kaya kailangan po natin dito ng guide naman. Dapat po, yan, tantay siya. Yan. Tantay po yan dapat. Yan. Tapos, saan po natin siya i-screw. Huwag niyo po munang hindi kasagad para baka kung sakaling mag-adjust po kayo, pwede pa. Kabit na po natin. Ngayon naman po, ilalagay na niya saan natin siya sa inawa nating mini cabinet. Ganyan lang po siya kasimple sa paglalagay ng pinto ng cabinet. Lapit mo dito. Dito po, kung makikita niyo yung screw na yan, make sure po na nasa gitna siya. Kaya magkabila. Para kung kailangan po natin i-adjust ng palabas or paloob, ma-adjust pa po natin. Kasi pag nakasagad na po yan, baka po kailangan pa natin hilahin ito pataas. Hindi na po natin siya ma-adjust. Tapos po, ang lagi nating unang kakabitan ay itong malawak na ito. Para pwede po natin siyang i-adjust pa taas-baba. So ayan po. Kung makikita po natin dito, may sobra siya. Ayan.
Dito na po tayo. Nag-a-adjust. Ayan. Dito naman po natin siya i-adjustan. Ayan. Hilahin po natin siya. Pakaloob. Konti pa po. So, ayan. Pantay na po siya. Doon lang po natin siya adjust pag ganun. Tapos ang next naman po is ang ating half overlay. Same process din lang po siya. Ang unahin po natin lagi itong malawak na butas. Ilalagay po natin sa gitna. So yun, testing po natin. So ayan, kung makikita po nyo po, may angat dito. Ayan. Pwede po natin siya i-adjust. Tutulak naman po natin siya. So ayan, pantay na po siya. Pero hindi pa. So medyo may konting space po siya. Okay lang po yan. So yan po ang half overlay. Makikita nyo po, ang purpose nyan, pag ang pinto natin is ganito ang setup. Diba, pag sumara yan, tapos nandito yung kasunod na hinge nya. Yan po ang purpose, yan ang purpose po ng half overlay. Pag ganyan po ang pinto. So yan po ano, dito naman sa inset, bago natin siya ikabit, sinukatan ko lang po siya dito ng 2 cm. 2 cm po siya magkabila. Ito po yung, dito po natin siya itatapat or dito yung magiging guide natin sa gilid niya. Ayan. Yung 2 cm po natin yan. Ayan, yan siya. May guhit na yan. Ayan. Ayan. Testingin po natin kung napasok siya. Yun. Medyo masikip lang po siya. Yan. Yan. Ito po yung C3 or inset na tinatawag. Kaya po sa inset, ang pinto niya is nasa loob. Yan. Yan. Nakikita niyo po, medyo angat dito. Dito nakapantay na. I-adjust lang po natin yan. Yun po ang purpose, kaya di dapat nakasagad to. Ayan, okay na po. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may napulot kayong kahit konting alaman
sa paraan natin ng pagkakabit ng concealed hinges. Unahan ko po kayo, hindi po tayo expert. Ulitin ko po, hindi po tayo expert, hindi po tayo professional carpenter. Yun lamang po ay mga natutunan natin sa ating experience sa pagdi-DIY. At sineshare ko naman po sa inyo para kung nagbabalak man po kayo na mag-DIY sa mga bahay-bahay natin dyan, pag wala kang ginagawa, ay makatulong po itong ating video at mga susunod pa nating video. Kaya sa mga hindi po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po tayo. So yun, muli po, maraming salamat at magandang araw.